Asher, kumusta na yung sitwasyon ng mga kababayan nating nasunugan? Pagpatuloy pa rin ang pagsasaayos para sa mga biktima ng sunog sa isang residential area sa barangay Apolonio Samson dito sa Quezon City. Natupok ng apoy ang tinatayang nasa 200 bahay na pawang gawa sa light materials. Dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy na nagsimula bandang alas 2 ng hapon kahapon. Umabot ng third alarm ng Bureau of Fire Protection ang sunog at naapula pasado alas 6 ng gabi. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, ngunit ayon kay Barangay Administrator or Administrator Nat Magsalin, ang usap-usapan ay posibleng sanhi ito ng naiwang nilulutong sinaing. Wala namang nasawi at may ilan lang na nagtamo ng minor injury, habang nasa 3,000 individual ang naapektuhan. Pansamantalang nananatili ang mga ito sa Masambong High School at Masambong Tennis Court Club na nagsisilbing evacuation centers. Ngayon po, inaayos pa natin yung evacuation. Kung hindi po magkakasya sa kumuha pa po ng isang evacuation site, kung hindi pa rin po magkakasya, kukuha pa po uli sa ibang lugar. Parang ang dami. Yes po, nasa 600 plus families na po ang naitala natin ngayon. Patuloy ang pagbibigay sa mga apektadong residente ng mga pagkain, tubig, banig at na matutulugan at mga damit, lalo pa doon sa mga walang naisalba kahit anong gamit. Ngunit humihingi ng dagdag na tulong ang mga biktima ng sunog, lalo pa para sa kanilang muling pagsisimula ng pamumuhay. Kung sino lang po magbibigay ng tulong, ang kailangan lang ng damit, gatas, diaper. At kung may bibigay po na kuhan sa amin, mas maganda. Wala nga po sir eh, kasi wala na rin po akong asawa. Wala pa po eh, wala pa po kami na malilipatan. Mga evacuation center para sa mga apektadong residente, kung saan makikita natin dito ngayon yung mga biktima ng sunog. Meron dito mga modular tents mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngunit ang iba dyan ay hindi pa nasa-set up dahil patuloy pa rin yung accounting o yung pagbibilang sa mga apektadong residente na narito ngayon sa evacuation center. At inaasahan natin nga, gaya na lang nasabi ng barangay administrator, ay patuloy nilang inaayos yung kanilang evacuation center. At may isa pang evacuation center na pagdadalahan ng iba pang mga apektadong residente para naman mas maayos ang kanilang pananatili dito. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr.